So, agad kong napintahan ang lugar na to kung saan tingin ko fit doon sa requirements o sa hinahanap ng aming client. Medyo mainit-init pa pero binahin namin to sapagkat alam ho namin na ito ay kailangan na kailangan ng ating pong client. At baka ikaw din na nanonood dito, kailangan mo rin ito. And it's another great day na naman mga kaibigan para sa mga naghanap ng house and lot, sapagkat dito po sa area na to sa may Tres Matres, Cavite ay meron tayong ipi-feature ngayon na house and lot, affordable complete finish at napakarami pang magandang mga features ang bahay na ito. Kaya sa naghahanap nito, sa nanggising sa akin, this is your time. Eto na nga yung house and lot na sinasabi ko dito sa may Tres Matres, Cavite, na kung saan ang turnover ay complete finish na with 2 bedrooms na. At of course, isa sa mga pinagmamalaki natin ay ang kanyang car park. So kung makikita po natin ano, sa harap ng bahay, ay makikita na natin ang steel door na to at ang sliding window na to, right? Tapos meron ka pang space sa harap mo. At ito yung isang magandang feature nito ay ang kanyang parking. Kanyang parking po is 3.1 po ang lapad dito. Kasyang-kasya kahit yung mga van, kasyang-kasya kahit yung mga pickup, of course kasyang-kasya kahit sedan. And as you can see, ano, yung mga units natin dito sa turnover niya, maliban sa jalousy dito, mayroon pang extra, hindi siya actually nabubuksan na bintana, pero maganda siya sapagkat ito ay nakatutok na papunta doon sa may hagdanan. So giving us a more natural light. So mas makakasave tayo sa kuryente kapag may mga ganito yung ating mga property. Okay? Sapagkat papasok yung natural na ilaw papunta doon sa loob. And isa din sa mga maganda dito sa part ng bahay na to is mayroon na nakaabang na para sa ilaw, sakit ng para sa ilaw dito sa may pintuan, making your stay here much more easier sapagkat malalagyan mo na ng ilaw ang part na to. Okay. Tsaka meron na rin bubong, maiksing bubong dito, maging sa gilid nito, sa may parking area. So I think it's time for us to visit naman yung loob ng bahay na to. Tara. Alright. So pagpasok natin sa ating bahay, ito yung pinaka-turnover niya is ito na ho yun, ganito na ho yung tsura nun. So naka-pinturado na po siya at naka-tiles na po siya. Ito yung sinasabi ko kanina na naka-sliding window na po tayo. Diba? Elegante yung dati niya. But though ang isang part dito is hindi pa rin siya naka-sliding window, eto, jealousy siya, pero hindi naman sa yung ordinary yung jealousy. Alright? So, dalawang panel siya, 1, 2, na pwede mong piliin lamang kung anong pwede mong, kung ano yung gusto mong buksan. Alright?
lababo na po, so ito yung pinakalababo niya, nasa loob na po siya ng ating unit, no? Nasa loob na po siya ng ground floor, ng space na sa ating ground floor. Isa ho sa mga magandang dulot kapag lababo ay nasa loob na is yung convenience. May mga house and lot kasi na yung lababo is nasa labas. Nangyayari ho ngayon noon kapag tag-ulan, so hindi ganun ka-convenient yung paggamit ng mga lababo na yon. So ito kahit na umulan, kahit na mainit, dahil nasa loob yung lababo natin, is magamit mo siya ng madali. Anyway, anytime naman, pwede mong ilipat yung lababo mo papunta doon sa likod. Which is, yun ang isa sa mga titina natin later on. Oh, by the way, bago ko makalimutan yung lababo natin, meron ka na rin pinaka-cabinet sa ilalim. At sa taas ko ng lababo natin, andi dito yung pinaka-mga breaker natin. At sa lababo din ho natin, ay meron hong nakalagay na saksakan dito. Para saan yung saksakan na to? Para ho kung sakasakali yung ating po mga appliances na nangangailangan ng electrical power is pwede natin gamitin dito sa lababo. Of course, ingat lamang sapagkat may tubig po dyan. Alright, dito naman sa CR. Okay, so ang ating pong set ng ating pong bowl ay naka-flush na rin ito. Meron po tayong lababo dito. At naka-tiles na po siya, mataas yung kanyang tiles. May ready na po ng mga pang-shower. Alright, so mayroong saksakan dito sa taas just in case kailangan niyo maglagay ng heater or whatsoever na pwede niyong ilagay sa CR na nangailangan ng kuryente. Right, so PVC po yung kanyang pinaka-door dito sa CR. Ngayon, silipin naman natin yung pinaka-likod. So dito naman sa may likod, ano, ang ating pong setback dito sa likod ay 2.1. Okay? So medyo malapad-lapad po siya para po sa ating gagawin ng mga dirty kitchen. No, maglagay kayo dito ng kung saan kayo maglalaba. Okay, so yung iyo pong lababo ay pwede yung ilabas dito. Okay? Kung gusto nyo mas malaki pa yung space nyo dyan sa may sala ninyo, pwede nyo ilagay yung inyong lababo dito sa may likod na to. At pwede na itong ipaayos yung likod ninyo. Okay? Of course, with the approval of the developer. So isa din sa mga nagustuhan ko dito, nakaready na yung kanyang saksakan dito sa likod. Ito, no, marami na rin akong naiikot na mga house and lot na ang ganito din yung somehow ganito din yung hitsura. Pero ito, ano, meron na siyang nakaready na linya ng kuryente. Okay, dito sa likod. So, hindi mo na kailangan magpagawa pa. So, kung ipapa-extend mo ito yung likod mo, ipapagawa mo yung likod mo, may nakaredy ka na nasaksakan para dito. And of course, kung hindi mo ba naman ito ipapaayos, take care lamang sa saksakan na to. Make sure na nakasarato lagi kasi possible na maampiyasan siya ng ulan. Meron na rin nakaredy yung linya dito para sa mga tubo ng tubig. Pagdating naman sa hagdanan, ito yung sinasabi ko kanina, na mayroon nakatapat sa kanya dito na glass window. So actually, hindi ito lang bubuksan. So ito yung design lamang para maganda yung pasok ng light dito. So ang kanyang hagdanan is combination of steel and wood. Dinesign siya, hindi ganun kagarbo, pero elegante pa rin yung dating bagay na bagay sa itsura ng bahay. Okay, so pinturado ng brown and white combination that makes it a little bit sophisticated, diba? So, pwede na tayo umakit ngayon. Okay, so sa pagkakit naman, sinasabi ko nga ito yung pinaka nagbibigay sa inyo ng natural light. Dito yung pinaka switch mo
bakal sa kahoy ng combination. Okay, so maganda, maganda siyang tingnan. At ang ganda niya sa paningin. Simple combination, and yet elegant tingnan. Natuwa lang ako dito ano sa project na to, sapagkat yung second floor niya is naka-tiles na. So, napapansin nyo, naka-tiles niya buong hanggang sa kwarto, dun sa mga kwarto, lahat yan mga naka-tiles na. Pasukin natin yung mga kwarto. So mayroong dalawang kwarto yung unit na to. So dalawang kwarto siya at lahat yan is mayroong nakabang para sa window type na aircon. At hindi lang yan, of course, meron naman talaga mga project na may nakabang na, pero yung iba kasi wala pang nakabang na saksakan. Ito, mayroon na siya yung standard na ginagamit pagdating sa aircon. So hindi ka lang maki-share sa iba, meron na designated na saksakan para sa kanya. At itong harap na to, ang harap na to is sliding po yung pinaka-window natin. Alright? Yung likod naman, makapansin natin. Alright? Ito naman yung kwarto na sa bandang likuran ng bahay. So ito ay jalousy lamang, subalit dalawa ito. Dalawa yung jalousy na bintana dito, kabilaan. At gaya ng sinabi ko, lahat ng kwarto dito may nakabang na pang window type na aircon. At of course, ito yung saksakan. Ito ho, kung sa baba ho ay steel door, dito ho sa taas ay wooden door lamang ho. Ayan, yung mapapansin nyo rin, no? So yung mga QSM nito is mga naka-finish na rin. So dalawa ho yung pinaka-source of light nyo dito sa may hagdanan. Ayan po sa baba, at saka yung bandang taas. Maging sa kwarto ho, okay na rin yung pinaka-QSM niya. So talagang titirhan na lang talaga siya, nilipatan mo na lang talaga siya.